Nalagyan na ng takip. Abutan man ng ulan, save yung mga supa. Kaya ako na lang maglo-load from GCash. Punta lang kayo dito sa Show More. Angat ha, angat, angat. Ah, may butiki pang free yan, madam. Next destination namin, Baguio pa din. Ayan, shoutout po kay Madam Sheena. Isa ito sa mga dadalhin bukas. 10 inches po ang kapal nito. American size po ito para sa amin. Kung hindi ako nagkakamali, 71 by 79 inches po ito. Hindi ko lang sure. Ang napili pong cover ni Madam ay beige. Ang lalaki nga nandala naming foam eh. Ito pa. Kay Madam Leslie naman to. At dadalhin naman po ito sa Baguio City. Ayan yung mga kasama ng asupa. Yung iba po hindi ko na may papakita. Siguro mamaya na lang pag-load nila. Pero hindi ko na isasama ko na lang po sa vlog ko doon. So may free din po yung mga true pillows free. Pero ito mga chillers, ano to? 6 inches lang to. Itong kay Madam Les. Ito, 10 inches. At doubly covered din po yan lahat. Ayan, napakita ko. Yan. First cover niya, black. Ito rin po. Double rin ang cover nito. Kaya lang wala na kami nung black, kaya ito yung naging first cover niya. Ito naman yung mga supa na iloload nila ngayon. At yung nandun sa bodega. Mabigat yan eh. Lahat po ng order ngayon ay kahoy ang paa. Ito yung pinakamabigat sa lahat eh. Sa mga gustong bumili ng truck, yan ang kagandahan kapag drop side yung truck ninyo. Lalo na sa mga naglo-load at yung mga madidiskarga. Pagka mga forward naman, maganda yung wing ban. Kaya lang sa wing ban, sirain daw, sabi nila. Yung pinsan ko naman na may forward, tawa naman ng Diyos, hindi naman nagkakaproblema yung truck nila na wing ban type. Hindi na pala ako makakapagdala ng ano, hindi order. Para in case lang na may pagbaba namin, may gustong bumili. Meron ako may bibenta. So check natin kung pwede pang magdala. Kasi lalaki po talaga ng set na dalala namin ngayon. Nagsama-sama sila. Buti na nga lang sasama yung tito ko at si Paul, yun nandun. Tapos yung pagdadala naman namin, kinunta ko na sana may makatulong pa rin. Kahit isang tao lang. Tsaka yung driver. Bali, apat yung magbubuhat. Dito ako ngayon sa taas, sa terrace. Ito pa yung Cleopatra. Ito po yung last na deliver namin, yung Cleopatra. Pampanga po ang dala niya. Okay, so ayan na. Tapos na sila mag-load. Lalagyan na nila ng plastic yan. After ng plastic, lalagyan nila ng trapal para sure na hindi bababasa yung mga supa. So ako naman, mamaya, mag-i-packin naman ako ng mga dadalhin ko. Kasi sa Silaxing Cheers, hindi nakakaalis ng walang abubot. Lalo't long distance yung biyahe. Importanteng-importante sa akin yung gamot ko, unan ko, at kumot ko. Nalagyan na ng takip. Abutan man ng ulan, save yung mga supa. Inaayos ko lang yung mga gamit kong dadalhin. Reflex ko na rin sa inyo. Ito yung bag kong red. Madalas nyo naman itong makita sa akin. Ang dami kasi nitong pwedeng paglagyan. Kaya gusto-gusto ko itong bag na to. Ang laman lang naman ito, cards. Important issues na mahalaga sa akin ito ngayon. Yan. Kaya lang wala siyang load. Naubusan na daw sabi ng itay. So papaludan ko siya mamaya pag alis namin sa 7-Eleven. Kasi magpapagas rin naman kami. Doon ko na lang luludan. Dapat luludan ko siya ngayon. Kaya lang ayoko rin masaid sa GCash. In case of emergency, at least may laman yung GCash ko. Tapos yung mga cards, mga IDs. Para sure na lang din, dinala ko na lang din yung sa kupang ID. Ito ang pinakang ID ko rin eh. Passport. Earphone. Pero dala ko rin yung earphone kung may kable. Pag nalobat to, hindi ko na magagamit. Lipstick. Eh, ba't ito ang dala ko? Ayoko nito. Ito yung dadalhin ko para maliit lang. Tapos, cash. Magkano ba yung magagastos, pagbiyahe. Nilagyan ko ng budget yung sa rapid test. Tingnan natin kung lahat kami irarapid or isa lang or wala. Power bank na dala ko. Galing pa itong Dubai. Kaya ganyan na siya kadumi. Pwede ba tanggalin ito? Ayan, pasensya na kayo. Charger, of course. Hindi pwedeng mawala. Pero mamaya ako nilalagay yan dyan. Charger. Kasi gagamitin ko. Dahil mamaya kapag hindi pa rin ako naantok, mag-i-edit na lang ako para mabawasan.
tissue. Konti ng tissue ko, dagdagan ko na lang mamaya. Panty liner. Pinakita talaga. Importante yan. Tapos bibili ako mamaya 7-Eleven din ng ano, some candies, tubig. Muna, wet tissue. Yun. Tapos itong gamot ko, isa na lang. Ay, hindi yung ano ko pa pala, buskupan. Kaya Jessica, magdadala na lang din ako para sure. Dahil katatapos lang ng aking menstruation, kaya kailangan ko nito. Maniniguro na ako. Tapos, Sinactive para sa aking allergies. And by Jessica. Ano pa ba? At ang alcohol is life. Tapos, yun, ito. Ito na lang dadalhin kong perfume. Hindi matapang sa ilong. Pag ako kasi maalis, pinipili ko rin yung dinadala kong pabango. Alam nyo naman yung ilong ko napaka-sensitive. Tapos, alcohol. Sasalinan ko lang to. O, konti na yung laman eh. Andito yan sa gilid para mabilis kunin. Tsaka itong alcohol. Bag na gagamitin ko. Medyo madungis nga lang kasi dala to ni Habi galing Dubai. Baon kasi ako ng damit, tsaka isang short, tapos isang t-shirt. Pinakita ko talaga lahat sa inyo. Ano lang, in case lang na emergency, mabasa ako kung ano man ang mangyari, diba? At least naibaon akong damit. Kanya naman ako kapag umaalis, lalo't long distance. Ito, dinala ko na lang din, baka magka-picture-picturean doon mga chillers. Ito naman, nabili ko lang to ng 100 peso sa warehouse mismo. Yung binibilang ko ng tela, kaya murang-mura lang. Gagabi kong kumot habang bumibiyahe. Minsan nga, kumot pa yung dala ko eh. Tapos, syempre, hindi mawawala ang unan. Tapos, ito, ginagamit ko to dati sa pag-i-edit, upuan ko. Dadalin ko siya kasi minsan pag sobrang tagal lang biyahe, masakit sa puwet yung upuan dun sa truck. So, yan lang naman yung aking mga dala-dala. Nag-aalangan ako na magpa-load mamaya 7-Eleven kasi kadalasan offline sila, kaya ako na lang maglo-load from GCash. Okay, so madali lang naman mga chillers mag-load. Punta lang kayo dito sa Showmore. Hanapin niyo yung transportation. Yan. Tapos, easy trip. Yan. So, yan. Lagay niyo na yung account number ninyo. Tapos kung magkano, and then, next. Ganun lang kadali. Ang ganda ng lagay, walang tubig. Kung kailan naman akong aalis, ang hirap pa naman bumiyahin na hindi ka nakapag-ano. Yung mineral na lang siguro, dali. Okay, so, yan lang muna. Kaysa naman hindi ako makapag-hapbat. Anyway, nakaligo naman ako kaninang 3 PM. Sa wakas, naihabol ko yung vlog ngayon. Bari, makakadalawang upload ako ngayon. Time check, 10:40 na. 40 na yan. 1 minute lang naman. Nakaidlip ako mga chillers, pero idlip lang talaga. Yan ang oras. Hinihintay ko na lang yung driver. Buti huminto na yung ulan. Umuulan kasi kanina. Pararating lang ng driver na nahanap ko siya sa page. Sa official, ayan na, sa screen ninyo. Kaya kung kayo naghahanap ng driver, pwede kayong mag-join doon. Post nyo lang doon kung saan location at saan ka magmumula. Yan. Ah, maging aware lang kayo sa mga driver na makukuha ninyo, ha? Saktong-sakto yung oras ng dating ng driver. Alas 2 talaga ng madaling araw. So habang pinapalamig yung aircon doon sa truck, kakain muna kita ng sugo kay mga taga-Bicol dyan. Kasi nararamdaman ko yung gutom dahil gising ako. 2:05 na madaling araw. Matutulog talaga ako sa biyahe. Sana makatulog ako kasi bago yung driver. Anyway, kahit naman luma ang driver, hindi talaga ako nakakatulog sa biyahe, lalo't long distance. Tapos hindi ko pa gamay yung daan. Pero kailangan makatulog ako kasi ano yun, sweat ako. Isa lang siguro, sapat na. Ayoko niya? Coffee na lang, coffee. Ayan, yan ang lungga nila. Dalawa sila dyan. Sinabi ko nga kay Itay na parang gusto kong palagyan ng truck. Kaya lang malaki doon, magagastos pa ganun. Mamasya lang tong isan to eh. Si Mayor. Checkpoint, para pong may kwarto dyan. Sina-check niya yung Asan yung susi, sir? Andan. Bago lumarga. Sina-check niya lahat, pati mga gulong. Mga chiles forward yung dinadala niya dati. Ay, dinadala niya ngayon. Nag-sideline lang siya dito sa akin. Double check lang. Kanina pa niya yung tinitingnan ni mga part, battery. Nakakatuwa naman kasi chine-check niya mabuti. Dahil bago yung pupuntahan namin mga chillers, alam niyo na matahik doon. Kailangan talaga condition lahat. Saka na sa escalator! Bali, apat po kami magkakasama. Kasama ang driver. So, dito ko ngayon sa 7-Eleven. Pili ako ng mahalagang importante. Water tayo, pero hindi pwedeng laging uminom. Hindi ako masyado umiinom kapag ka nasa biyahe ako eh. Kasi nga, nag-iahon, nawiwiwi. Malaking facial tissue, no? May malaki na sa karton. Sobrang lakas na ulan. Tabi muna kami, hanap kami ng gasoline station. Si-check namin yung
dalawa sa likod. Hindi sila sumasagot kanina, tinatawagan ko baka tulog. Dito na kami ngayon, no, sa... Wow, maka-explain. Kala mo naman alam ko yung lugar. Ayan, basahin nyo na lang. Nag-alala ako doon sa mga supa, hindi doon sa tao sa likod. Eh. Coffee muna sila. At yung driver na yung pinag-decide ko kung saan sila magkakape. Dito na lang daw. Ayan o, nakalagay. Kapihan at meriyandahan. Yung ano, truck. Grabe, walang tigil yung akyat. Ang oras na kami, puro paakyat yung lalakbay namin. May aso dun, no? Lugi! Yan yung baba, o. Doon kami galing sa baba. May lumalabas na ulo dun. Ganda ng halaman, o. Pag ganyan na siguro karayo, hindi ko na kaya mag-zipline pag ganyan na. Doggy! Doggy! Random ko na nasa Baguio na ako kasi ayan no, hindi ko lang makunan kasi nandiyan sa kabilang side yung Alubio talaga. Naanang kami kanina ng LTO. Sinek lang yung papeles ng sasakyan, tapos yung papeles din ng driver. So wala pa kaming rapid test mga chillers na ano, na dinadaanan kasi yun yung ini-expect namin. Update ko kayo mamaya pag may nadaanan. Bale, maliit lang yung madaan dito chillers. Pero kasya naman yung sasakyan namin. Bale, paakit pa ba kami? Parang gusto kong bumab. Naakit kami dyan. Ay, Diyos ko. Hindi ko binibitawan yung pag-vlog mga chillers kasi gusto ko makita nyo. Saan po dito, sir? Kaliwa kanan. Diyos, na sila. Grabe, alam nyo? Para ako nasa Japan. Yung view dito, yan o. Totoo na talaga to, o. Oh, pine tree. Sabi ko kanina, pag ako nakakita ng pine tree, totoo na talaga. Nasa Baguio na ako. Tapos, grabe yung bahay dun, o. Tinan nyo yung bahay, o. Parang palasyo yan eh. Ngayon ako nakakita ng ganyang ka, ano, laking bahay na nasa tabi ng, ano, talampas. Lalim, di ba? Sabi ko sa inyo, magaling ako sa ibika at kultura eh. Ito yung kay madam, pero meron pa yung kasamang may storage na Ottoman. At parang makumukulimlim. Angat ha, angat, angat. Bale kasi naalisan na ng isang bato yan si Kuya Joey, mga chillers. Kaya bawal sa kanya magbuhat na mabigat. Ah, may butiki pang free yan, madam. Uy, swerte yan. Kaya nyo yan. Barako kayo, di ba? So, may binigay si sir dito na ano, gulay. Salamat po. Salamat na marami. Makakain tayo ng fresh from Baguio. Madam Fritz, salamat din po. Punta ako dito kasi inaayos pa nila yung truck. Nalagyan pa nila ng takip na maayos kasi ewan ko pa't parang laging paulan dito sa Baguio. O ganito talaga dito. Grabe yung fogs. Dito pala pwede yung maniobra. Ayan o. Aakit dito yung truck. So, balikan natin sila. May doggy o lakas ang loob ko. Diyos ko, baka ako habulin yan. Yan dito yung magmamaniobra. Mamaya na ako sasakay. Natakot ako eh. Grabe lang mga chillers talaga. Matatarik talaga yung mga daan dito. Kahit residential na lang yung lugar. Talagang may paahon, may patagilid, may patihaya, may pataob. Ay, umako pa to oh. Pakumakain ba kayo niyan? Ako kasi hindi. Next destination namin,
Baguio pa din. Bali kasi dalawa yung Baguio namin. Gusto talaga namin matapos yung dalawang deliver namin dito sa Baguio para kahit paano makapasal-pasal man lang kami. Sana nga lang. Kasi maaga pa naman eh. Time check. Quarter to nine pa lang naman. Mag-maneobra lang doon sa taas. Kasi mahirap dito mag-maneobra eh. Ayan. Tapos pababa pa doon. Kaya ako, para makasiguro ako, maglalakad na ako papunta doon. Doon na lang ako sasakay. Ayan, tapos tinan nyo dito, oh. Ay, ang saya. Grabe yung fog. Ganda. Kala mo dito may ulanin eh. Oo. Kahit nga si Kuya Joey, sabi niya para lagi daw may ulanin. Hindi pa tayo makapagpapicture, Kuya Joey. Wala pa, maya-maya pa. Meron pa kayong pupuntahan eh. Mas malayo daw dito yun. So yun, no. Pine tree is real. Pag may pine tree, alam na. Doon, oh, hindi na naman kita doon, oh. Na-ignorante ako, pero sa kanila parang wala lang yan. Dito, hindi mo na makikita yung baba. Pero yan, bangin yan, mga chiller. Tapos may mga bahay yan dyan. Hello, Korea. Kumausap din yung bibig mo? Para daw si naninigarilyo. Wala yun yung sunod. Malayo daw dito yun, eh. Naniniguro kami ni Kuya Joey. Kasi kanina nahirapan kami doon sabay paahon. Ba't di pa sumakay si Paul? Anong pinaglalaban? Takot ka din? Ganda naman ito, oh. Kahit hawakan mo yan, malamig din. Tsaka malalaman mo talagang fresh. Kasi yung dahon, nagbabasa-basa. Tsaka ngayon lang ulo ako nakakita ng ganitong ano, oh. Damo. Ang cute, oh. Mabango kaya yan? Ang bida mo.